Manny Pacquiao, pinabagsak ang ka-sparring partner. Errol Spence Jr., delikado na. Pero bago yan mga tol, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, pakihit mo na ang subscribe button at notification bell at piliin ang all. Salamat! Ilang linggo na lang mga tol, nalalapit na ang pinakahihintay natin bakbakan na matutunghayan natin sa August 21 at habang palapit na ang araw ng laban. Siya naman palapit na rin na makuha ni Manny Pacquiao ang 100% na kondisyon. Sobrang ganda nga daw ng pinakitang training ng ating pambansang Kamao, kung saan sobrang dedikasyon ang pinapakita ng bawat araw sa training. Mukhang kakaibang Manny Pacquiao ang matutunghayan natin kumpara noong huling nakakalaban nito na si Kit Turman. Alam kasi ni Manny Pacquiao kung ano ang kulang niya sa paghahanda noon nang makakalaban niya ang undefeated na si Kit Turman. Kung kaya't mas pinariority nito ang patatagin ng stamina dahil ang makakalaban niya ay isa ding undefeated at bata at unified champion sa kasalukuyan. Kung kaya't ganun na lang ang paghahanda ni Manny Pacquiao. At natutuwa nga si Fredo Roth sa pinapakita na kondisyon ng ating pambansang Kamao, sapagkat sa sparring session nga nito, sinabi ni Fredo Roth na napabagsak ni Manny Pacquiao ng 2 beses ang ka-sparring nito. Pero wala naman sinabi kung sinong ka-sparring ni Manny Pacquiao ang napabagsak niya. Wala tayong makikitang video mga tol, sapagkat hindi naman nilabas ito ng kampo ni Manny Pacquiao. Pero hindi naman siguro gumagawa lang ng kwento si Fredo Roth para takutin si Spence, sapagkat na-interview nga din itong si Manny Pacquiao na sinabi nga nitong napatumba nga niya ang ka-sparring niya dahil sa pinapakita ng ating pambansang Kamao, nandun pa din ang lakas at lalo pang lumalakas ang suntok nito, lalo na siguro kung papalapit na ang araw ng bakbakan. Kaya sinabi ni Fredo Roth na kung may pagkakataon na pabagsakin si Errol Spence sa round 1 ay igrab na ni Manny Pacquiao ang opportunity katulad ng ginawa niya kay Kit Turman. Alam nyo mga tol, ito talagang nakikita ko sa mata ni Manny Pacquiao. Gusto talaga nito manalo sa isang impresibong pagkapanalo. Yung mapabagsak si Spence ay malaki ng ilalamang nito sa laban. O kaya naman ay tuluyan ng inakaut ang undefeated champion para sure win na. At hindi na madaan pa sa mga judges. O kaya naman duminahin ni Manny Pacquiao ang laban. Yung tipong malamargarito ang laban na kahit umabot ng sukdulang round 12, makikita sa ebidensya ng muka ang pinsalang tinamo. Kung yan ang magagawa ni Manny Pacquiao, sigurado mapagtatagumpayan nito ang pagiging unified champion at mapapaangat palalo ang kanyang legasiya. Pag nangyari ito mga tol, wala na dapat patunayan pa ang isang Manny Pacquiao sa narating nito. Depende na lang kay Manny Pacquiao kung lalaban pa ito, sapagkat hindi pa naman sinasara ni Manny Pacquiao ang pinto para sa kanyang minamahal na sports na boxing. Kaya kung lalaban pa ito, tatargetin pa rin ito ang magagaling sa kanyang division. At yun nga, walang iba kundi si Terence Crawford na may hawak ng WBO World Welterweight. Kayo mga tol, ano sa palagay nyo? Matutulad ba si Spence sa ka-sparring ni Manny Pacquiao na pinabagsak niya? O mananatiling nakatayo si Spence sa harap ni Manny Pacquiao na hindi babagsak? Comment nyo lang mga opinion nyo para mabasa natin yan. Hanggang dito na lang mga tol at muli, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, pakihit mo na ang subscribe button at notification bell at piliin ang all. Salamat!